mga isyong di maunawaan, mga usaping nais bigyang linaw, mga balita at impormasyong dapat ipalaganap sa sambayanan. Lahat binigyan po ang lalo na kung trabaho at pangkabuhayan ang kailangan. Ikaw at ako, mag-usap tayo kasama si Monchet Laranyo. Halina't simulan ang talakayan. Mag-usap tayo. Welcome po sa programang Mag-usap Tayo. Mag-mature ako. Samahan niyo po kami hanggang alas 7 po ng gabi at yung mga nagtatanong po about SSS, alam ko may mga tanong tayo. Mamaya po makakasama po natin si Miss Maria Cecilia Mercado, ang Information Officer po ng Social Security System. Alamin natin sa kanya yung mga tanong nyo, lalo na yung mga ginagawa nilang paghahabol sa mga employer na hindi nagbabayad ng mga contribution. Nakulang or delayed sa kanilang mga contribution. Tapos kasi mga... Pero diretso ang kaltas nun. Ha? Yun ang mga hindi. At saka yung empleyado nila na nangangailangan, nag-a-apply, tapos hindi sila makapag-claim. Kasi nga, hindi nga nagbabayad ng benefit, ng contributions. Yun ang share. Tapos dyan mga kaibigan, dahil po ang after 15 days na nakapost itong resolution ng regional tripartite, Regional Productivity Board. Wage Board. Productivity and Wage Board. Yan. Meron na po, tumaas na po ang... minimum wage sa Metro Manila. Yes. Actually, iba't ibang mga regions. Ano pang ano lugar? Oo. So, mula sa 533, ang magiging wage, minimum wage ngayon ay nasa 520 pesos. Pinag-iusapan kanina, ano ba yung sapat na sweldo na tama para sa ano? Tama ba yung increase? Makakaagabay ba yun sa pagtaas ng mga pressure, yung tinatawag ng inflation? Mm-hmm. Tanong natin yan kay ano? Kay Mr. Steven Kuwa, kasi sila usually ang naaapektuhan eh. Diba? Mm-hmm. Yung mga maliliit yung mga negosyo, sila yung maraming mga nai-employ na mga minimum wage earner. Ang problema kasi niya sa this is a tripartite wage board, matagal kung bago ka mag na makapag ano din ng petition, di ba? Mm-hmm. Ilang panahon. Pagkatapos hindi siya minsan makaagapay din sa inflation. Mm-hmm. Kasi katulad niyan, biglang taas ng mga presyo dahil nga sa pagtaas ng presyo ng langis. Mm-hmm. Dumami rin ang pera ng tao dahil nagkaroon ng election. So tumataas na yung presyo dahil sa presyo talaga ng mga bilihin. Tapos dumataas pa yung demand. So talagang double ang inflation. Kaya nga itong nakaraang linggo, itong ilang araw lang nakakaraan, nag-desisyon ng central bank na interested mabawasan ang pera sa ekonomiya. Mas konti yung pera sa ano sa na umii. So konti. So tama ba yan? Parang hindi gano'n. Oo nga eh. Hindi ang ano nito. Kasi ang alam ko, hindi naman gano'n magkakalay yung presyo. From 55 pesos to 100 pesos. Forward ng mga Greek in establishment. Pero nga, depending on pa rin yung minimum. Kasi yung minimum wage sa ibang lugar, ano lang ako. Yeah.
Rinig kami na yan. Balitang Agri, balitang negosyo, makabagong teknolohiya sa larangan ng agrikultura, tamang kaalaman. Mag-usap tayo. Magandang gabi sa inyo, Ate Monsed at Kuya Chris. Para po sa ating segment na Balitang Balita, pinatitiyak ni Finance Secretary Carlos Dominguez III sa PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation na demand-driven at magbebenepisyo dapat ang ahensya at mga magsasaka sa mga proyektong suportado ng foreign grants at loans. Inatasan din ni Dominguez ang Bureau of Treasury na makapag-ugnayan sa DBM o Department of Budget and Management para alamin kung paano i-rationalize o aayusin ang budget ng PCIC upang mabawasan ang financial strain nito sa panukalang National Expenditure Program para sa 2023. Sinabi ni Dominguez na ang PCIC, gayon din ang iba pang opisina ng gobyerno, ay dapat nang itigil o wakasan na ang nakaugali ang pagkuha ng foreign consultants na nag-aalok ng mga proyekto na ang mga ito lamang ang makikinama kaysa mga ahensya. Brigandihin ni Dominguez na sa kalaunan ay ang implementasyon at pagpupondo sa mga proyektong ito ay dapat salain at matutukan ng PCIC Board. Samantala, sa iba pa ang balita, nagpalabas ng SMC, San Miguel Corporation, ng Conceptual Master Plan para sa massive, green design at future-ready Aero City Development sa Bulacan na itinuturing na pacesetter at model para sa green urbanism sa bansa. Ayon kay SMC President at Chief Executive Officer Ramon Ang, ang mga nasabing disenyo na inilatag ng kilalang architecture firm na Palafox Associates ay nagpapakita ng modern Philippine city na nagbibigay ng solusyon sa iba't ibang socio-economic, environmental at climate issues at magtatama sa mga mali o hindi akmang disenyo sa maraming urban development sa Metro Manila. Sinabi ni Ang na halos aktwal na ang ipinirinisintang mga disenyo nitong si Architect Felino June Palafox Jr. at posibleng magkaroon lamang ng adjustments kapag ipinatupad na nila ang mga ito at patuloy silang magsasagawa ng improvement. Binigyan din ni Ang na solusyon ng Aero City Development sa maraming problemang nararanasan sa Metro Manila, kaya't binisenyo ito na ikinukonsider ang sustainability, properly zoned at mga lugar na nakatuon sa agriculture at food production, logistics, health at wellness, gayon din ang aeronautics, finance, science and technology, commerce, residences, education, tourism, entertainment, recreation at government. Panghuling balita, bahagi pa rin po ng ating segment na Balitang Balita, nananatili ang Land Bank of the Philippines na siyang pinakamalaking lender sa agriculture sector na pumapalo sa alos 237 billion pesos hanggang nitong buwan ng Marso. Ang mga naipahiram o ipinaloan ng Land Bank ay ginamit para ponduhan ang iba't ibang economic activities ng major players sa industriya, mula maliliit na magsasaka at mangisda hanggang malalaking agribusiness enterprises. Bukod pa ito, ayon sa Land Bank, sa mga local government units at GOCCs o government-owned and controlled corporations para sa agri-aqua related projects at konstruksyon ng mga kinakailangang infrastruktura tulad ng public markets, cold storages, irrigation systems, farm-to-market roads, warehouses at slaughterhouses. Sabihin niyo mga kaibigan, ang ating segment na Balitang Balita mula po sa DWIZ News and Information Center. Ako po si Judith Estrada Narino. Balik sa inyo Ate Monjet at Kuya Chris. Mag-usap tayo. Maraming salamat, Judith Estrada Narino. Isha, meron ba tayong pag-asa? Pag-asa. Pag-asa. Meron mo tayong pag-asa? Bakit maulan tayo pag-asa? Hindi, alamin natin. Report mula sa pag-asa. Oo, kasi alam mo. Maulan talaga. Umpisa na daw ng tag-ulan. Kaya nga eh. Hindi siyempre magkatag-ulan. So, ang hirap ngayon magpatuyo ng sinampay. Tsaka mga basahan. Wala na naman ba tayo?
yun lang naman yung kailangan kong ano eh, yun lang yung kailangan nating then yung ginagawa ko ay maglaba ng puti tapos ng basahan kasi hindi pa siya matutuyo. Ano ba yun? Ganun talaga minsan. Ah, ayan. Sabi ni Isha, yes ma'am, laban lang po tayo sa buhay, dapat may pag-asa. O, tsaka bago po habang inaantabayan po natin ang pag-asa, kami po ay nakikiramay. Ay, pala, sa kay Lola Flora. Kay Lola Flora. Sa ano, naiwan niya kay Senator Grace po. Yes, at dun sa kanyang apo, mga pamangkin, at so kami po ay nakikiramay at kumbaga sabi nga na namuhay naman daw ng ano si ano si Lola Flora. Una ano siya eh. Kumbaga na enjoy niya yung kanyang naalala ko yung kanyang pamumuhay dito sa ano naalala ko yung classic na yun ng election ng natalo si ano. Natalo ba namatay? Hindi natalo. Hindi, no, tapos namatay. Tapos namatay, oo. Tapos nag-press ko siya sa, ano, not once but twice. Yung kanyang, ano, diba? Yung anyway, mga kaibigan, narito po muna ang lagay ng panahon mula po sa pag-asa. Ang mag-uulat po sa atin si Mr. Benny Estara. Estareja. Hey, Estareja. Magandang gabi po. Good evening po sa inyo, Ms. Monchet and Sir Chris, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. So far po, wala tayong mga monitor po na bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na tatlong araw. Umiral pa rin ang habagat or southwest monsoon, particularly po sa northern Luzon, pero affected na rin ang ilan pang bahagi ng Luzon and Visayas. Asahan po ang maulap na kalangitan within 24 hours sa Metro Manila, ganyan din sa Ilocos Region, Cordillera Region, maging sa Zambales, Bataan, Calabarzon, and Mimaropa. Asahan ang kalat-kalat ng mga pag-ulan and thunderstorms within 24 hours. Posible itong magdulot ng mga pagbaha or landslides. Sa latitan ng bahagi ng bansa, may mga localized thunderstorms po ngayong hapon hanggang sa gabi, lalo na sa Mindanao at sa Western Visayas. But simula po mamayang hating gabi hanggang bukas ng tanghali, asahan yung partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon muli ng mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong ulan simula muli bukas ng hapon. Sa Metro Manila, ang temperatura ay 24 hanggang 32 degrees Celsius, for Baguio 16 to 22 degrees at Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius. Ang ating sunset po is kanina lamang 6:18 at ang sunrise is 5:27 a.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good evening po. Maraming salamat, Mr. Benny Estareja, at ang Pag-asa report. Alam mo ba? Para sa karagdagang impormasyon. Alam mo ba? Muli, Ate Monche and Kuya Chris, para naman po sa ating segment na alam mo ba, nagpulong o nakapagpulong ang DTI, Department of Trade and Industry, sa pamamagitan ng PTIC o Philippine Trade and Investment Center sa Jakarta, Indonesia, sa PTWIR Asia TBK para tutukan ang plano ng Indonesian Metaverse Company na i-deploy ang isa sa mga subsidiary nito sa Pilipinas na mayroong paunang investment na $20 million para sa taong ito. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, nakakatuwang makita na sa kabila ng mga limitasyong dulot ng COVID-19 pandemic, patuloy na napapanatili ang partnership ng bansa sa mga kalapit na bansa at pagpasok ng dayuhang negosyo sa Pilipinas. Ang PTWIR Asia TBK ay isang publicly listed company at isa sa mga pangunahing technology players sa augmented reality technology na isinama sa virtual reality at artificial intelligence. Layo nitong magbigay ng metaverse na maaaring i-enjoy ng mga papasok sa era ng Web 3.0. Mga negosyo nito tulad ng ARN Company na nagbibigay ng solution for brands, ang DAV, DAV na isang platform provider para sa Internet of Things, Mind Stores,
na isang virtual store network at BMID para sa brand and metaverse consulting. Sabihin nyo mga kaibigan na ating pong segment na Alam Mo Ba? Mula pa rin po dito sa DWI's News and Information Center. Ako pong inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Balik sa inyo ating Monchet and Kuya Chris. Alam Mo Ba? Para sa karagdagang impormasyon. Alam Mo Ba? Maraming salamat, Juday, sa iyong Alam Mo Ba? At yan po ay muli. Mag-usap tayo. DWIZ. Mag-usap tayo. Kasama sila Monchet at Chris Laranyo. Bakit na wala ang mic mo? Ayun, naka-mic na ba kami? Ayan! Okay, ayun, mas okay na. Nagkakaroon lang talaga ng... Ay, ba't nakabaligtad? Bakit mo mabaligtad kami dyan? Ano? Yan, okay yan. Mas okay, ayan. Ganyan. Ayan! Pagpasensya nyo na ho. Ganyan ho talaga pagka yung biglang nag-uulan, eh, nagkakaproblema po sa connection. Samantala, ayan, okay na tayo, Jeric. Thumbs up naman siya, no? Yan. Yeah. Wait, ma'am, daw. Wala pa. Ngayon, nandito tayo sa Quart City. Yes. Quart City nga ba ito? Quart City. Yes. Dito sa Pampanga. Kasi nga kanina nag-seminar yung mga economic journalists ng Pilipinas para nga sa kanilang sponsored by San Miguel. Annual ano namin yung seminar para continuing education ng mga mamamahayag na nag-concentrate nga sa economy. Sabi nga, patuloy. Kasi patuloy din ang pagpasok ng mga bagong manunulat. Eh. So, kailangan turuan mo, gagawin mo para mas maayos ang coverage. Tapos yes, nalalaman nila. Kaya nga pinag-usapan tungkol nga sa data analysis. Yes. Ano yung titingnan mo sa paglalabas ng mga growth numbers, mm-hmm, unemployment, ano pa ba yung pinag-uusapan kanina. And then after that, nakausap naman namin isa nating kasama na naging abogado na for the longest time, na libro na, si Mary Ann Reyes, na dating nagkakonom pa rin siya. Columnist pa rin. Ng Star. At pinag-usapan nga natin doon. Copyright infringement. Kung yung karapat mo sa copyright, kasi ang dami nga yan, di ba? Kukunin na lang yung ginawa mo, pinag-hirapan mo, ilalagay nila na hindi malang, ilalagay lang ho, CTO or credit to the owner. Hindi pala pwede yun. Hindi pwede yun. Kailangan na-identify mo kung sino ano. So, kung kayo ho ang author ng mga anong yun, hindi ho nyo kailangan i-rehistro. Karapatan nyo talaga yun. Yes, so, kaya mamaya po, siguro. In between ng mga pag-uusap habang wala yung ating kakausapin. Tatulakayin natin. Pero ngayon, since nandiyan na sa linya natin si... Miss Maria Cecilia Mercado, Information Officer po ng Social Security System. Good evening, Miss Cecil! Yes, magandang gabi po sa inyo, Miss Monchet at Sir Tis, at lalo na po sa ating pong mga taga-subaybay ng inyong programa. Magandang gabi po! Opo. Mm-hmm. Miss Cecil, unang-una muna kasi madalas ako nakaka-receive ng mga press release mula sa SSS. Meron kayong reminder para doon sa inyong programang race? Ito yung paghahabol nyo doon sa mga nakakalimot. Mga delinquent. Kumbaga medyo nakakalimot na mga employer para mag-submit ng mga share contribution nila para doon sa kanilang mga empleyado. Opo, actually ito po sinimulan po muli natin ano kasi nga po nag-pandemic. So bawal po yung IATF guidelines na mag-conduct ng mga face-to-face activities. So ito po ni-resume po natin itong
April. So for the nationwide conduct of our race activity. So ito nga po yung atin pong programa kung saan atin pong binibisita yung atin pong mga employers na nagkukulang po doon sa kanilang responsibilidad bilang employer at gayon na rin po doon po sa kailang responsibility nila na hulugan po ng mga contributions yung kanilang mga empleyado. So naintindihan po natin talaga no na talagang trying times po itong ating sitwasyon sa ngayon. Pero still kailangan po kasi na mag-cope up din po sila doon po sa kanilang mga existing na responsibilities no. So ito po base na rin po doon sa ating pong programa na Pandemic Relief and Restructuring Programs kung saan nagbibigay po tayo ng reprieve ng mga installment programs for our employers para po ma-comply nila yung kanila pong mga contribution payments sa SSS kasi yung iba po operational na rin so talagang hiningi din po natin yung kanilang cooperation para at least maginhawahan din naman po sila and at the same time lalo na yung kanila pong mga employees. So ito po nationwide po ito no. So talagang we make it a point na hindi lang po dito sa National Capital Region kundi sa buong bansa po sa Pilipinas. Opo. Kasi ilan bang member na ngayon ng SSS na empleyado sa private sector? Opo, actually pumapalo na po tayo sa around 40 million. Pero yung atin po talagang mga actively paying members po nasa around 18 million. Anong reason 40 million 'yon, 'di ba? Opo. Anong naging reason na wala ng trabaho yung iba? Kasi makikita nyo naman yun, di ba, kung nagko-contribute siya na for the last, di ba, if you want. 2 years or last year. Mm-hmm. Yung iba po doon, OFW. Tapos yung iba, totally hindi na sila nag-activate ng payments nila. So yung generally na reason po. Okay. Tapos dun sa mga active pa yung 18 million na sinasabi mo. Gaano karami ang doon ang employer na delinquent? Yung ilan. Wala po akong hawak po na datos po ngayon, pero babalikan ko po kayo in our future interviews regarding po sa datos na 'yon. Kasi yun nga po we have yet to issue po yung atin pong report regarding po doon sa collection and yung sa delinquent employers. Pero ang kagandahan naman po yung atin pong mga OFW, sila po kasi yung big market din na talagang tinatarget natin. Karamihan po kasi yung sa kanila hindi na po naguhulog . Kasi it's either immigrant na po sila doon or kaya they are parang dual citizens na they prefer receiving social security benefits doon po sa pension fund institution na nasa abroad. So karamihan po nung iba pong mga hindi nagko-comply is mga voluntary members po. Sila po yung mga natigil ng pagbabayad or hindi na po nakakapagbayad po. Opo. So just kung may data kayo, no? So sa 40 million na yon, mga dapat ang ating nakukolekta at ngayon, ito yung actual collection ng dahil 18 million na nga lang ang active. Yung sa collection naman po kasi talagang marami rin po kasing mga establishments yung nagsara. So ito po still on the verification process pa po tayo kung ilan yung percentage. So talagang
nung after nga po nitong magluwag na po yung mga restrictions, yan po yung atin pong inaasikaso from the account management group and yung atin pong coverage and collection. Kasi dyan po sa number na yan, meron pa po tayong mga numbers to consider like yung mga self-employed at saka informal sector workers natin. So, yun po yung generally na atin pa po talagang target market na para ma-ensure yung coverage nila. Pero talagang karamihan po dyan yung OFWs po na matagal nang natigil ng paghuhulog. Opo. Ms. Cecil, may ano lang ako. Po, halimbawa, may tatay atin dito, driver tapos na-aksidente daw po. Opo. Ngayon daw, ang sabi sa kanya, kailangan daw siyang lagyan ng bakal. Opo. So, na-fracture kanyang po. Mm-hmm. Oo. Meron daw po ba siyang pwedeng makuhang benepisyo? Mm-hmm. Saan daw pwedeng lumapit? Kasi, alam naman ho natin, pag nilalagyan ng bakal lang katawan, tapos kasi stainless yun, so medyo mahal. Oo. Mm-hmm. Ang daga. So paano po kaya ito? Isa raw po siyang driver. Yung driver po, ano kayang nature? Ayan po ba ay delivery rider na driver? O driver na company driver? Wala po bang nabanggit? Para for ng pamilya. Family driver. Opo, so ganito po. Ang atin po kasing mga driver, dapat po kasi kung company driver po yan, yung employer po ang naghuhulog. Ngayon, kung kanyang status po ay self-employed, tulad ng ating mga delivery riders, no, na alam naman natin na talagang yung kanilang exposure sa mga elements ay lubhang napakadelikado considering the nature of their job. Kung sila po ay actively paying o hinuhulugan po ng kanilang mga respective employer, maari po silang makakuha under the SSS and kung work-related yung kanyang pagkaka-aksidente na ginagampanan niya yung work niya po during that time, dalawang benefit po yung makukuha niya. So, yung sickness under SSS or sickness and sickness under Employees Compensation Program po. So, dalawa po, kung work-related, opo. So, saan siya pwede? Itingnan lang niya sa ECC? Kailangan po meron siyang hulog. Member po siya ng SSS, opo, para po ma-qualify. Sa ECC po kasi at least one contribution lang na nakapaghulog, pwede na po siyang ma-qualify. Sa SSS po kasi, para makakuha po kasi siya ng sickness, kailangan meron siyang 3 months na contribution within the last 12 months bago po yung semester ng kanyang contingency or pagkaka-aksidente. So kung halimbawa po no, na aksidente po siya ng ng May, nitong May 2022, siya ay member ng SSS, may hulog siya. So hindi po natin isasama sa computation yung January to June na hulog niya sa SSS. Bakit po? Kasi under sickness benefit program, ang atin pong kino-consider yung kanya pong contributions prior nung kanyang pagkakasakit o pagkakaaksidente. So dapat meron po siyang at least 3 contributions from January to December ng 2021 para ma-qualify for sickness. Opo. Pagka ganun, hiwalay pa yun sa pwedeng beneficyo niya sa hindi, sa PhilHealth. Iba pa po kung meron po siyang PhilHealth o naghuhulog siya ng PhilHealth. Opo. Hospitalization. Sige, babalikan ko lang yung pinag-uusapan natin kanina tungkol dito sa contribution. Kasi di ba ang unang tema ng SSS, kaya tinaasan yung premium, kinukulang tayo, di ba?
dati pa, hindi naman lahat nagbabayad talaga yung pagkarami-raming miyembro ng SSS. So parang balik na naman tayo sa ano to, sa zero, dahil ang daming hindi na nagbabayad na naman. Yung increase na ginawa natin recently, parang nabaliwala na rin. Hindi po. Yung pagtataas po ng contribution, Sir Chris, is part of the amendment under Republic Act 111-99. So isa po siya sa ano, sa amendment. Isa siya sa reform, pero hindi siya totally yun yung ano, yung reason na bumabalik tayo sa dati, nagkukulang sa contribution. Kasi yung atin pong fund life is until 2054. So we are still capable of paying benefits and giving out loans. So isa lang po siya sa reforms. Marami pa po tayong mga reforma, hindi lang po yan yung sa contribution increase. Kasi yung contribution increase na po yan, mandated po yan ng law nung na-amend po ang SSS law ng 2019, March 6, 2019. So, pero, yan, nakapaloob po yan na mag-i-increase po tayo hanggang year 2025, hanggang ma-reach yung 15% po. Opo. Times, ang inaano ko nga ngayon, katulad ngayon, nagtaas na naman ang minimum wage. Lalaki na naman contribution. Nadadagdagan pa? Lalaki yun. Percentage eh, ng minimum, ng wage, di ba? Sa 2023 pa po tayo. Every 2 years po. Hindi po every next, year tayo natataas. Hanggang ma-reach po natin, hanggang ma-reach po natin yung 15%. Nakapaloob po yan sa batas. Opo. Ang inaano ko nga, kasi opo, lahat million na yun, qualified sila sa mga benefits. Mm-hmm. Like, ba, magka-problema yung mga yan, mangungutang, manghihingi. Eh kung sa SSS, kung qualify diyan, baka ang laki ng strain sa ano, sa life ng actuarial life ng ano SSS. Yun ang magiging problema, di ba? Okay 'yun kung lahat halos 'yan nagko-contribute. Eh yung regular na nagko-contribute. At saka ano, di ba, maraming nag-retire, maraming nag-choice ng area. May, ang atin pong social security system, meron po tayong cross-subsidy na tinatawag na habang merong new members coming in, parang they subsidize yung healthy, yung mga sick, yung mga disabled. So, every year naman po, nag-i-increase po yung membership natin. And at the same time, meron nga po tayong mga reforms na internal na tinatawag. Medyo technical na po yung iba. Kasi alam niyo naman, pag mga communication, no, medyo hindi ano sa math. Pero may mga investments din po tayo na mga tinetake po sa ano, inaano po natin sa market. So marami pa po tayong ways on how to ano po yung palusugin po yung pondo. So it's just part lang po yung atin pong ano contribution increase. Sabi natin ano doon sa press release nga po na we issued a week ago or this week po na yung mga corresponding na reported losses is not definitely a loss po. Kasi we are still capable of paying benefits until 2054. So, yan po ay mga due to reporting standards po lang sa atin pong ano, mga balance sheets. Opo. Mga paper loss, ang yan, hindi pa naman niya binibenta yung mga stocks na yon or ano ba, nagkaroon ng changes sa interest rates, lalo nang tumaas ang interest rate. So, may mga changes talaga sa accounting, sa reporting standards. Pero so far po yung mga investments namin, ano, ayan po ay ano, talagang magsusi na mga pinag-handle po ng ating actuarial and investment people, no? At saka lahat po ng ating social security institutions all over the world, meron po yung every 3 years na actuarial valuation. So yung actuarial valuation, yan po yung nagdedetermina kung tayo po ay capable of increasing mga benefits pa, tapos kung yung sa atin pong mga loans. So yan po yung ating batayan din on how we do things
kung halimbawa mapa-improve pa yung mga services natin, take on ano other investments, and at the same time nga po, yun nga po yung ano yung atin pong ano principle na dapat liquid yung fund, tapos may safety net, yung high yield. So dyan po tayo talaga safe na nag-i-invest, na talagang alam niyo naman no, ang ating pinapamahalaan yung private sector fund, na talagang ito lang yung inaasahan ng ating pong mga kababayan, aside from the personal insurance that they usually get from other private companies. Opo. Okay. Ms. Cecil, meron lang sa ating nagpapatanong. Pagka malapit na mag 60, apo, kasi ito yung daddy, optional retirement, and then yung 65 na mandatory retirement. Paano yung contribution? Kung halimbawa, ang isang member ay voluntary, and then para 3 years from now, ay magsi-60 na. Kasi meron ating isang nakausap, may nagtanong kasi sa atin, na sinabihan daw, pwede mong itaas yung contribution mo para daw pag nag-60 siya, pag nag-pension siya, nag-apply na siya for retirement, kung ano yung hinulog niya, yun yung pwede niyang matanggap na pension. So, ano bang katotohanan nito? Para at least mapaliwanag. Sige pa, apo. So, ganito po yan, ano. Meron po kasi tayong ruling na pag nag-reach na ng 55, ang isa nating member, hindi na po siya pwedeng mag-maximum, mag-jump to maximum. Halimbawa, mati-salary credit niya is 10,000. So, he's paying around 1,040 per month. Hindi na siya pwedeng mag-jump doon sa maximum na 3,250. Opo. So, kung prior to 55, yung age niya, pwede pa po siyang mag-jump ng contribution. So, the maximum po. So, generally, ganito po yung explanation dyan. Kung meron pa po siyang capacity to pay, kung voluntary, kasi sa voluntary, hindi naman po tayo ganun kahigpit. Unlike doon sa talagang mga self-employed professionals na fix po yung kita na, halimbawa, all throughout, maximum po sila. So, sa voluntary kasi, ang tinatanong po natin talaga sa member is kung kaya niya pong maghulog ng maximum, edi magbayad po sila ng maximum para ma-assure siya na malaki yung pension na matatanggap. Pero ganito po lagi yung ating explanation dyan. Hindi porke po na nagbayad ka ng maximum all throughout, halimbawa age 54, nag-jump pa sa maximum. Pero nung time na ikaw ay empleyado sa isang kumpanya and you're just receiving po mga minimum, or yung, say, halimbawa, doon sa atin pong minimum wage, hindi kayong all throughout na maximum earner, hindi pa rin po assured na matatanggap mo kung ano yung binabayad mo. Bakit po? Ang consideration po natin sa computation ng pension is the last 5 years. Opo, last 5 years. Tapos, based on, number one, yung credited years of service. Yung credited years of service po, ito po yung haba or length po ng kanyang pagbabayad bilang SSS member. Meron po tayong mga corresponding computation dyan. So sa processing po namin, kung halimbawa ang isang member nakapagbayad siya ng contributions niya na buo for halimbawa, say, January to December 2021 na kompleto niya yung 12 months. So, equivalent nun, one CYS o 1 year. So, meron po tayong mga ganyang computation. Kung hindi ka nakapagbayad ng ano, ng buo ng 12 months for 1 year, so definitely, hindi ka makakakuha ng 1 year per se na CYS. And second, doon po tayo mag-base din doon sa monthly salary credit. So, ano po ba yung monthly salary credit? Ang monthly salary credit po, ito po yung usually basis
nung lahat ng computation ng benefits at loan ng ating pong miyembro. So yung ating pong monthly salary credit, yan po yung nagde-determine kung how much yung matatanggap mo pag nag-file ka ng sickness, maternity, unemployment, disability, retirement. So yan po. Opo. Ang maliwanag doon, pag lumampas ka na sa 55, hindi ka na pwedeng magtaas ng contribution mo in the hope na tataas pa ang iyong makukuhang benepisyo. Yes po, tama po yan. Kasi you are only allowed na isang jump lang doon sa iyong ano previous na monthly salary credit. Opo. Para may bra- Apo. Yes po. Tapos, ikaw take in consideration din kung gaano between 55 at doon sa pag-uumpisa mo ng contribution sa SSS, di ba? Yes po, kasama, tama po yan. Apo. Hindi, since ibig sabihin, start ka na magbayad as member. Maximum ka rin before 55, makukuha mo rin yung maximum. Oo. Kung all-throughout ka po, opo. So, sa ngayon po kasi, ang atin pong maximum monthly pension no as of this time, mga around, pumapalo po sa 19,000. Ah, okay. Pero ang contribution mo, dapat ang contribution. Apo. Alam, magkano ang contribution mo para makarating ka din sa 19,000 na yun at ilang taon mo dapat ginawa yun? So, dapat po mga lampas na 40. Opo. 40 years? 40, opo. Oh, kasi, halimbawa, nag-start ka, Sir Chris, sa private, na 20 years old ka lang. So, magre-retire ka ng, 60. So, around 40 years. Opo, 30 to 40 years. Mahigit. Ah, 40 years ka ba? Hindi, nag-start ako 18 eh. Oh, hindi naman tuloy-tuloy yun, di ba? Natigil lang siya for few mga years din pala. Tapos bumalik ulit. Huwag kang aasa na aabutin mo yung 19 yun na sinasabi nila. Kasi hindi naman all throughout the 40 years naka-maximum. Yes, tama po. Tapos, yung iba na umaasa na magbabayad lang sila sa last 5 years ng maximum, maximum din yung 19. Masyado yes, naman po, hindi po. Opo, tama po yan. At least yan, Cecil, kaklaro natin. Para at yung atin ding mga kababayan na malapit ng mag-retire, at least makakapag-isip sila kung gusto nilang medyo tumaas ng konti, yung pwede nilang asahan na pension, dapat mga 50 pa lang. Mag-increase na sila ng para kahit paano, tataas ng konti. Tama po ba? Opo, marami po kasi tayong napapansin Ma'am Monchet, no, Sir Chris, na medyo napabayaan po yung records nila. Lalo na po, take it for example na rin po yung halimbawa, yung ating mga OFWs. Kasi, halimbawa, syempre kung nag-OFW ka, say for around 10 or 20 years. So, minsan, nakakalimutan na nilang magulog sa SSS. Kasi nga po, dun sa, siguro sa dami na rin po ng mga kailangan ipadala sa ating pong mga pamilya. Pero hindi naman po natin minimenos to ating mga OFW. So, pagalimbawa, pagkatapos ng contract, saka po nila binabalikan yung SSS. And ang nakakalungkot lamang po, no, minsan mga 50 na po sila o 55, tapos saka po sila maghahabol. Marami po tayong mga ganyang cases no na talagang hindi po sila nagbabayad especially din po doon sa atin pong mga OFWs na naka-base sa Saudi opo sa Kingdom of Saudi Arabia kasi dyan po sa Saudi po hindi po talaga priority ng Saudi ng government of Saudi na i-secure o i-register yung ating pong mga Pilipino dyan sa kanila pong social security na pension fund. So talagang ang nature po talaga nila is OFW or voluntary member. So ang payo nga po natin, Sir Chris, Ma'am Monchet, na
kahit na inunto sila sa ibang bansa, dapat natuhulog din po sila ng SSS. Opo. Kasi paano man bawag ka nun, nalimutang magbayad? Hanggang ilang panahon, ilang taon, ilang quarters ang pwedeng bayaran? Kasi, pwede ba yung 10 years, 10 years na hindi nakabayad. Magre-retroact yung ano? Ang tawag dito? Ang tawag, retroactive yung payment. Hindi retroactive. Babayaran mo yung lahat ng arrears yung mo, di ba? Yung kulang na contribution, pwede ba yun na bayaran nila sa isang hindi po, bansa? Hindi po natin inaalaw. Prospective hindi. Lamang po tayo. Opo. Wala po tayong retroactive payment. Opo. At hindi rin pwedeng sobra sa, alimbawa, babayaran ko na, isang taon kagad ang babayaran ko na prospective. Hindi pwede, di ba? Parang ilang quarters lang ata pwede mo bayaran. Parang mga ano po, 6 months po. Kasi, yun nga po, kasi meron po tayong ano eh, contribution increase by January of 2023. So definitely, pag binayaran nila po yan in advance, sisingilin pa rin natin sila for the necessary underpayment. So better po na hanggang mga around 6 months or 3 months lang po na advance. Okay. So halimbawa, miss halimbawa ng isang OFW, let's say 20 years na siya nagbayad, late na niya na. Eight na siya nag-umpisa, na-realize siya, malapit na pala siya mag-retire. It's 45. Mm-hmm. Nag-umpisa, 45. So, hindi na niya mababawi yung unang ano, di ba? Yung mga unang taon na hindi siya nakabayad. Ang hindi bilang na natin, po. Opo, hindi na po. So, mas mababa ang matatanggap pa rin niyang pension kung sakasakali. Opo, opo, sir. Yun po yung ano, yung consequence po. Opo. So, kailangan ipaalala talaga sa ating mga OFW kung hindi rin lang kayo mag-iipon para sa inyong sariling pagtanda nyo, eh dapat maghulog. Oo, tsaka yung mga, lalo na yung mga kamag-anak na naiiwanan dito. Oo, dapat sila. Oo, yun nga po, no, maikwento ko lang po, no, sana po yung iba natin pong mga kamag-anak ng OFWs nakikinig din. Kasi, years ago, meron po akong isang follow-up, no? Isa po siyang OFW na naka-base po sa ano, sa Kuwait po, no? Ngayon, sabi niya, nagpa-verify po siya noon sa amin kasi nasa job fair pa po ako noon. So, nag-i-event pa po ako. So, nagulat po siya kasi nung pagbalik niya, end of contract po kasi. Tapos, mag-a-apply yata sa ibang ano company uli. Nagulat siya kasi 2 years daw niya na pinapadala yung pambayad sa SSS only to find out na hindi yung pala nahulugan. So, talagang ano, napapaluha po siya na nasayang yung kanyang ano pagtatrabaho kasi hindi nga po nahulog nung pinapakisuyuan niya. Eh, ang kagandahan naman po ngayon, meron na po tayong mga payment centers abroad na tie-ups. Opo. Eh, pero pwede na rin ba yan sa may mga, let's say, may mga ano tayo, mga phone payment systems, online payment systems, bank. Meron ng mga ganon. Kasi yan ang nagiging problema yes, dati po. Nun. Mm-hmm. Pumunta sa mga centers ng SSS, di ba? Dati, opisina pa nga eh. Opo, opo. Meron na po tayong ganyang mga payment facilities. Marami na po. And ang kagandahan po, meron na rin po tayong international tie-ups sa iba't ibang ano po, bansa po. Kung saan pwede na po sila na mismo yung magbayad dyan. Opo. Yun, i-enroll ko na rin naman. May banko ako, hinuhulugan ko naman yung banko pagdating ng sweldo. Pwede na rin ba ng automatic debit arrangement yon para sa inyo? Para hindi ko na makakalimutan. Parang sisingin na lang. Standard. Meron po, sir, please. Meron po tayong mga banks na kapartner po under our auto-debit arrangement system. So, since 1990 in place pa po ito, although meron pa po tayong mga corresponding na additional banks na member po nito. Kasi yung iba po, nag-ano po sila, nag-upgrade po, tapos nag-divert po sila sa ibang mga services. Pero in place pa po ito. I think around 8 po. Hindi ko lang po mabanggit yung mga banko po na current po. Pero meron po tayong auto-debit arrangement na ganyan po yung sistema na automatic crediting. Apo. Dapat tulungan din siguro dapat ang SSS ng mga ano ng mga bankers association or at least yung mga banko na katayap nyo para i-promote yung ganyang ano,
Para hindi na rin nakakalimutan ng mga ano natin. Mga sa dami ng Nga po, no, Sir Chris, talagang sa dami din ng ating programa, talagang eto, may mga paparating pa na programa. So talagang we make sure na ma-promote po natin lahat. Ayan po. So ito ngang auto-debit, kailangang i-ano po natin, i-resume yung promotion. Kasi aside from our online facilities, maganda rin po itong service na ino-offer under this program po. Ayun. So Ms. Cecil, nako, mag-sked tayo ulit kasi marami pang may mga tanong sa atin. Pero pansamantala, maraming salamat at sa oras mo. Sana masundan po ulit ito kasi marami pang mga tanong about SSS. Hindi naman nauubos. Magandang gabi po, Ms. Cecil. Opo, magandang gabi din po at maraming salamat po sa pagkakataon, Ma'am Monche, Sir Chris, at sa DWIC. Maraming salamat, magandang gabi po. Cecil, bago ka umalis, may anong pa-request lang ako. Sige pa, sige pa. Tayo, bigyan mo na kami ng mga detalye ng mga fund life, kung ilan yung nagko-contribute at mga hindi nagko-contribute para may idea na para ma-warningan. Hindi pati yun. Para makatulog ng mahimbing yung mga malapit na mag-retire na sigurado. Pero matatanggap silang pension. Ayun. Maraming salamat, Ms. Cecil. Okay, maraming salamat po. At muli, magandang gabi po. Thank you sa ulitin po. Thank you. Thank po. Yan po mga kaibigan, si Miss Maria Cecilia Mercado mula po sa SSS. Magkakaroon naman tayong commercial break dahil alam ko may utang tayo kay Jeric. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Kasama si Ramonchet at Chris Laranjo. Ako mga kaibigan, ay, wala na po kami oras. So bago yan, congratulations muna kay Angelica Limlenko and Ryan Sia. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Congratulations and best wishes sa inyo. At happy, happy birthday kay Aya Paggalinawan. Hindi ko alam, Nuesca ba yung last name? Anyway, Aya Paggalinawan. Hey, congratulations din sa bagong EDSA president na si Kai Ordinario. Congratulations. Business Mirror at napakaganda ng seminar today. First face-to-face namin for 2 years. In 2 years after, since the pandemic. Ayun. So mga kaibigan, wala na po kami oras. Ang alam po ni Judith Estrada Larino, ni Isha, ni Jerry Craval Barreto, ni Ariam at ni Angelo. Ito po si Monchet Laranjo. Ito po si Chris Laranjo hanggang sa susunod na Sabado para mag-usap tayo. Bye! Bye. Sumain niyo ang isa na namang edisyon ng programang Mag-Usap Tayo. Para sa inyong komento, suwestyon o reaksyon sa tinalakay ng mga paksa, sumulat sa Mag-Usap Tayo, DWIZ 882, City State Center Building, 5th Floor, No. 709 Shaw Boulevard, Pasig City. Maraming salamat sa inyong pakikinig.